The following video may contain sensitive topics. The views and opinions of the presenter to these are plainly his own. Furthermore, any and all views and opinions of the presenter do not, in any way, reflect the views, opinions, statements, and advocacies of his personal contacts, his family, his affiliations, and his profession. While the presenter makes a commitment that all content is original, he is obliged to cite references or acknowledge resources mentioned or used in the production of this video. This disclaimer is also written in the description below. Napuruhan lang talaga ako, pero maliit lang yan. Guess where I'm located. Neely 360! The legend is here. Why do you cycle? Bakit ka nagpa-bike? It is very surreal these 2 days of November. Kasi whether we like it or not, dun din tayo hahantong. In Spanish. 200 years. Hi, Post Brodian here. So, pasensya na sa silaw kasi I am doing two things right now. First off, I am recording this on the 17th of April 2023, and that's what's happening right now. SpaceX is attempting to fly their Starship on top of their super heavy booster, so it's an integrated flight launch. So it would only it would only end up in two results. It's either it's flying, or we will have a very expensive explosion. Si Elon Musk na rin na nagsasabi na success may be excitement absolutely. I'm not sure if that's the right quote, pero so basically parang napaka-cautious ng SpaceX dito kasi parang sinasabi na we'll try this, tignan natin kung ano mangyayari, guaranteed yun, excitement guaranteed yung sinabi niya ni Elon Musk. And I think that also reflects the whole organization as well, or the whole company. Na we're not really, we're not really into success, pero we are so excited to light this candle, and I think the whole world is excited to light this candle, and more specifically, Tim Dodd, kasi kasama siya sa Dear Moon mission at basically he has. That though he has some kind of interest here kasi he's gonna fly in that thing. I mean, an upgraded version of that thing, yung Starship. And man, that's really something. And the other thing that I am going to do while I'm watching is I'm starting to edit my first anniversary vlog regarding my cycling adventures, pero puro mga B-rolls. So lahat na mga hindi ko actually sama ko din yung mga na-upload ko rin sa YouTube tsaka sa Facebook, but I'm also going to include some of the things that I have not yet uploaded. So parang ilalagay ko siya sa isang B-roll at malamang isang oras mahigit. So, good luck na lang sa editing skills ko, good luck na lang sa pagre-render ko, at sana magkaroon ako ng time para dito. And hopefully, hindi siya abutin ng isang buong araw because it's gonna be freaking hard. Editing all that. Kasi kahit na sabihin natin B-roll yan at talagang unedited, I would still for the life of me edit out the blanks or the fillers and all that stuff. And I know 3.5 minutes of intro for this for this video is not gonna suffice it. Honestly, cycling has changed my life. Kasi at the very least, may hobby ako. It's a sustainable hobby. Although medyo magastos siya, pero
I honestly am, I honestly find myself doing this as an alternative to sitting down and doing nothing. So I hope you enjoy this and 4 minutes na to. So I'm going to give you the rest of all these B-rolls and please bear with me please bear with me with all these things. Okay, so I'll leave you here. I'll leave you with this and enjoy. Gusto ko lang i-share sa inyo na kakatapos ko lang mag-bike ride. It's the longest that I have gone so far. Medyo na abutan ako ng ulan, kaya may kapote dyan. Pinapatuyo ko na. But most of it, maaliwalas naman. Kahit paano, hindi ko na kailangan magkapote all the way. But then again, basa pa rin ako sa pawis. So, that's that. Anyway, that's the bike that I got into. Yung may Gatorade na, yung may orange na bottle sa frame. So yun yung yung ginamit ko. Actually yun yung sa utol ko. Since wala siya dito sa Intrepid HQ, hinihiram ko sa kanya. With the condition na syempre I would come home in one piece alongside this bike. So yun lang naman yun. Say what you want to say about Team Payaman and all their shenanigans and may mga nababasa nga rin ako sa Reddit na na talagang medyo nagka-cringe din sa Team Payaman. I understand that. Kahit naman ako. But compared to the other YouTube vlogger groups, matino na ang Team Payaman, and with Kong TV having 10 million subscribers, it's no easy feat. Sana all may 10 million subscribers. Yun lang naman yung masasabi ko. So, nagising na lang si Kong na may 10 million subs na siya. And parang extra present na lang yon dahil in the next few weeks mga anak na si V Cortez. And speaking of V, pumunta din ako sa Titok Molino. It's just a few kilometers from Intrepid HQ. Bago ako umuwi, nireward ko sarili ko ng milk tea nila. It's fine. I really appreciate the ambience and all that. Hindi naman ako magre-review pero I just made that a tangent. Parang ano ko na rin yun, my way of celebrating na naka 10 million subs na si naka 10 million subs na si Kong. So yun lang naman. I am on my way to Kawit, Cavite. As you can see, naka-helmet ako, naka-shades ako. I'm on my biking gear, so that means I'm cycling today. So yun lang naman mga kababayan. Last night I watched Kuya Jared Gillette, formerly known as Puting Pinoy. He's no longer Puting Pinoy. It's a new era starting midnight last night. Puting Pinoy is dead. Long live Jared the ex-Amon. Pinanood ko yung buong stream niya sa Facebook. Actually, parang nakaano din yata siya sa YouTube, pero parang naka-pistrike siya ni Tito YouTube, kaya yeah, that's really unfortunate. The reason why I'm cycling today is because I wanna go to Kawit. And today is the third, not really third, pero fourth. The 4th of June 2022. I really wanted to do this on June 12, kaso may dalawa akong impediments. Una, linggo yon, I have to go to mass first. Pangalawa, it's June 12. Malamang sa malamang, crowded na ang Kawit ng June 12. Kaya ngayon pa lang, bibisitahin ko na siya. Kaya para para it's already off the list. And dun sa mga sa mga kakampi niya na nagstay, I understand that all of us love wisdom. Yun lang naman sa akin. And even if I am a Catholic and Kuya Jared is an atheist, there are two things na that bind us both. Una, we wanted a no-frills marriage.
he already did that. He already had a no-frills wedding. I'm preferring a very simple one. Pangalawa, we're both neurodivergent. As you may know, I suspect myself to be autistic. And then Kuya Jared, through that live stream, parang naging ano na nga yun, naging unofficial collab na siya nung ano ng nung dun sa ano ko neurodiversity video ko. Check nila lang sa ano, sa taas yung ano, yung 50 minute video. I hope you have snacks and drinks kasi medyo mahaba-haba yun. And I also have a playlist, ilalagay ko na lang din siguro sa description sa baba, or at the end of this ano, at the end of this video in the end credits. Also mga kababayan, number 3, the third thing that binds us together, even though I'm Catholic, even though I'm trying to be a pious Catholic and he's an atheist ex-Mormon, we're fucking sick and tired of all the of the shit show that some of my countrymen have been spewing out on YouTube. I mean, name it, we can agree upon it. Poverty porn, tayo quality content and the lack of it. The hypocrisy of a lot of some people, a lot more. Hindi ibig sabihin na Katoliko ako at ateista siya, wala siyang pinaniniwala ang Diyos, magkakabanggaan kami. Sure, I would still have a difference of opinion with him, but that's it. Opinions are just that, opinions. Okay, I think it's about time that we Filipino content creators who are very very much into quality, we really have this QC-minded approach. QC meaning quality control, hindi Quezon City ha. We have this quality control minded approach. I think it's about time that we get ourselves involved in upping the game. Up the game. Raise the fucking bar, kumbaga, in creating content. Masasabi natin na ginagawa na yun ni Kong TV mismo, pero and the rest of Team Payaman, pero syempre they're still from the vlogging perspective. They're still from the vlogging perspective. Kahit na sabihin na natin na vloggy siya, matinu din. I mean, two of his past videos is about his perspective regarding being selfless now that he's becoming a father, and maybe reaching his dreams. So kahit paano, he has a good grasp about it. Pero yun nga eh, it's just tragic na kakaunti lang kami na mga Pilipino na talagang into quality content. The creation of quality content. It has to change. If we are to survive the shit show that's happening on YouTube, content is king. You have to think about it. Hindi yung basta lang may ma-content ka. Anyway, I've been rambling too long for too long now. At papadyak pa ako papuntang Kawit. So I'll just finish my coffee and I may vlog from I may have a vlog from there. So that said, see you later. All right, so mga kababayan, andito na tayo. Nakarating din ako ng Bacoor Church. Actually, this is more of Bacoor Bayan Church, because ito yung lumang this is the old poblacion
the old town of Bacoor. Kaya kung mapapansin ninyo eh medyo luma yan. Now, you might know Bacoor Church as the parish of Father Mariano Gomez, one third of the Gomburza. And since nagtuturo ako ng history, this is very memorable for me kasi nakarating na rin ako dito, kaya lang hindi pa ako pumadyak. First time ko lang ditong dumating nang nakabike. It's a very small church, but it's very historic. Padre Mariano Gomez, may you rest in peace. Pagpasensyaan nyo na yung jingle. It just so happens that the name here in the jingle is Aguinaldo. And this is Emilio Aguinaldo's crib, basically. So, this is basically where our country started to tell everyone in the world, hey, we're coming of age. We're coming of age. We're a nation in itself. It's in here, almost. It's almost the anniversary, kumbaga. So, this is the Aguinaldo Shrine in Kawit, Cavite. Magdi-detour pa ako sa Kawit Church. Tapos, balik na ako via Imus. So, that's that. Anyway, since sarado to, might as well. Whoa! Sino kaya yan? Anyway, so that's that. This is Emilio Aguinaldo's crib, Kawit, here in Kawit. Emilio Aguinaldo's hood. Bakit nag-gangsta speak ako? Ano ba yan? I'll see you later in Kawit Church. So now, I'm here at Kawit Church. Titular patroness, St. Mary Magdalene or Santa Maria Magdalena. So, Emilio Aguinaldo was actually inspired to use the term Magdalo in his Katipunero stuff. Kasi, ang patrona ng kanyang bayan ay si Santa Maria Magdalena, who is the apostle to the apostles. And recently eh naging pista at hindi na memorial yung kapistahan ni Santa Maria Magdalena. The Catholic Church has revised its liturgical order, kumbaga. And basically, this is facing the sea. Kung tanggalin mo yung mga bahay dyan, dagat yan. Now, you might be asking, bakit Kawit ang tawag sa bayan na to? So, Cavite City, is shaped like a hook in the map. And part of that hook is Kawit. At doon ang galing yung ano, yung pangalang Cavite. So for some reason, Kawit is spelled as C-A-U-I-T in Spanish. And back then, yung pagsusulat sa U at V, pareho lang, para siyang V. So, for some reason, naging Kawit, yung pronunciation ng mga Espanyol, and it was corrupted to Kawit, or Kavit, or Cavite. So, basically, this is old Cavite. Cavite el Viejo. And we now know it as Kawit. While Cavite City, facing here, that's Cavite Nuevo. Cavite Nuevo, or New Cavite. So,
Kaya ang tawag dyan ngayon ay Cavite City. So, old Cavite, Cavite City is new Cavite. So, so I guess you now know the geography and the history regarding this place. So, next stop, Imus, ulit. So, time check, around 9:30. Pabalik na ako. At ang detour ko ay Imus Cathedral. Doon pa lang sa karsadang bago nakita ko na yung ano, yung kampanaryo ng Imus Cathedral, and basically I told myself, yeah, malapit na nga ako. And here it is. The Mother Church of the Diocese of Imus. This is where the cathedral is. Pangalawang beses ko na to actually. Last week nandito na ako, pero ngayon ko lang vinlog. So that's that. Anyway, let me go ahead and give thanks to God for my trip. Time check around 11:30 na. Andito ako ngayon sa Our Lady of the Pillar Seminary. Ito yung seminaryo ng Diocese of Imus. At kasama or attached dito sa seminary grounds ay ang Blessing Seminary Bake Shop. Wait lang. Andiyan yung signage. Pero yun nga mga kababayan. I'm here for a stopover. For two things. Number one, pasalubong at konting makakain. Number two, this. Yeah. Nasugatan ako sa daan. Kasama yan sa experience. Kaya okay lang. Kaya ko pa naman umuwi. Okay naman ako. Kaya pa naman umuwi. But at least I can still come home in one piece. Napuruhan lang talaga ako. Pero maliit lang yan. I'll make a proper bandage pagbalik ko ng Intrepid HQ. For now, enjoyin ko muna to. Malilim habang kumakain ng banana cake mula sa Blessing Seminary Bake Shop. Come on, focus. Please, focus. Nangyari? Yan. So, next stop over, di ko na alam. Basta kung saan ako abutin ng gutom. Okay, so, medyo malapit na to sa Intrepid HQ pag nandito na ako. The Molino Dam. Sa Molino Tres, Bacoor, Cavite. Yung nakikita niyo yung simbahan diyan sa background. Diyan tayo galing kanina sa may Magdiwang Road papuntang Jollibee Molino. So mako-close natin ng loop pagdating na dun sa lugar ko malapit sa Intrepid HQ. So basically it's gonna be a big loop again. And as you can see here, medyo maapaw ng konti ang Molino Dam kasi lang yan, parang lamesa lang yan na pag umapaw na magsispillover lang dun sa gilid tapos bababa dito yung tubig hanggang sa magsalubong sila sa may bandang Prinsa Dam sa Lower Zapote, sa may bandang BF Resort sa Las Piñas. So that's this is basically one of the tributaries of the Zapote River. So yun lang. Medyo naano lang ako sa local geography ko dito. Pero yun nga, just a little bit of a mileage here tapos balik na ako ng Intrepid HQ. Sana pwede ako makadaan dun sa Riverside Drive dito. Pero bahala na. Of course, itadahan-dahan ko lang. As for hunger, hindi ko alam kung sa Intrepid HQ na ako kakain o baka mag-stop over ako para mag-lunch at dun ko nalang tatapusin yung ride ko sa Strava. But, either way, hindi pa naman ako masyadong nagugutom. But, of course, I need to eat. So, yun lang naman.
So, ayun nga, mga kababayan, inabot na ng gutom. So, kakatapos lang. Anyway, malapit naman na to sa Intrepid HQ, kaya konting kembot na lang to. I can definitely, have a joyride back home. Pero kung kaya ko namang i-sprint, kaya ko namang imamaw, medyo humupa na yung chan ko, I can do that. Pero paghugog muna ako for a few minutes, 15 minutes after this, after this recording, last leg na ng biyahe ko. Wala na tong stopover, kumbaga. And siguro final stopover ko dun sa pinakamalapit na bike shop malapit sa Intrepid HQ. Papa-maintenance ko lang to. Minor checks, pahangin ng gulong, and all that stuff. Then after that, saka ako uwi. Nakalimutan ko lang sabihin kanina, dun sa Imus Bayan, may dalawa akong siklista na nakausap. And ayun, nagpapahinga sila, galing sila General Trias. At yung dinaanan ko pala na open road, tao pala doon Tokwahan. And marami palang siklistang nagbabike doon. So it's a good idea na nakatuwa lang na nakasalamuha ko sila. Andito pala ako sa Town and Country sa Bacoor, Cavite. Konting kembot na lang Intrepid HQ na. So, yun lang. So, I think that's all for today. That's all for this, semi-vlog na may konting commentary sa simula. Deo gracias na bigay ako. Wala na ako sabihin eh. Nandito ako sa Festival Mall sa Alabang, and actually I promised myself na before the end of this semester, nagtuturo ako ng Rizal course sa mga college students, and the semester just ended for them, napasa ko na yung mga grades nila, and one of the final things that I have told them, bibigyan ko sila ng picture ng sarili ko na nandito sa structure na to. Hindi ko na maalala kung anong pangalan ng building na to, but this is basically a Department of Health facility back then. It was it's an Art Deco the architecture is in the Art Deco style. Ngayon ay parang restaurant and cafe na siya, called Las Flores. But the most significant structure of this place is this sculpture or this monument called The Triumph of Science Over Death, which was sculpted by no less than Dr. Jose Rizal. Yes, mga kababayan, sculpture to ni Pepe, replica to ng sculpture ni Pepe, at ang isa at yung copy nito ng monument na to ay nasa UP Manila. So that's how it is. So kung gusto niyo mahanap to, nasa ano to, parte na siya ng Festival Mall, Festival Mall sa Alabang. And at least I tinupad ko yung promise ko sa mga estudyante ko. Sana umabot pa to sa kanila, makita pa nila to. And for me, this is a good achievement as well, dahil tomorrow is Independence Day, because today is the 11th of June 2022. So at June 19 naman ay birthday ni Pepe. So parang early birthday gift ko na rin sa kanya na pumunta dito sa replica nung nililok niya nung nabubuhay pa siya. So yun lang naman. So if you might notice, itong content ko on cycling and more on the historical stuff, kasi wala masyadong content creators naka-focus sa kasaysayan. They're more on the bike rides, the fun of it. Well, there's nothing wrong about it, of course,
Pero syempre, maganda rin na may diversity din sa cycling content at sa cycling community. So, I can say that I'm more of a historical cyclist with the intention of being a bikepacker. Kasi may backpack ako, tapos eto, na-involve ako sa ganito. So, yun lang naman mga kababayan. And at least this is an achievement that I have unlocked in my cycling journey. So that's that. Shout out nga pala kay Sir Toms, with a Z. Sir Toms, nakita kami dito sa festival trail. Nag-trail sila, tapos sinabi niya na kasi ang pangalan ko Ian, 'di ba? Tapos na-recall niya yung pangalang Ian, yung may kaibigan pala siya na ang boss niya ay si Sir Ian Howe doon sa sarap mag-bike shop sa South sa May Putatan. Gusto ko sana puntahan pero I'm out of time and siguro sa susunod na lang ako dumayo ng sarap mag-bike South. Sana nandun si Sir Ian pero kahit wala siya doon, at least napuntahan ko. Since tapos na ang school year, academic year para sa akin, inaaraw-araw ko na ang padjak ng bike. At ngayon ay nasa ko, napapansin niyo yung cup na to. Ano to, sa Jollibee to. Sa Jollibee sa Vermosa. So this is a long danghari. Galing na ako sa loob. Naka isang ikot ako. And medyo nabudol ako kasi may konting ahon doon, tapos pero ang reward naman ay may lusong naman din. So that's that. Mga kababayan, honestly, having this kind of breakfast, would soon be a luxury. It would just be a luxury kasi a lot of stuff is going on in our country and sa totoo lang medyo mahirapan na rin ang karamihan sa atin. And it's very tragic, it's very unfortunate and kahit ako nararamdaman ko rin. I really don't know how to tell this or sabihin natin I don't know how to break this to all of us, but dark days are coming and if the COVID-19 pandemic isn't already a dark time, as I reflect this habang puwapadyak ako, it's just gonna be very I'm just too speechless mga kababayan. It's just ang hirap i-explain ang hirap talagang i-explain kaya eto. But you know, as I reflect this, I still have things that I can be thankful for. And one of them is that I have been given the time to hang out and do things katulad nitong pagbabike. And syempre at least buhay pa rin ako. So those are the things that I am very thankful for. And I do hope that since you're alive, you're still alive and kicking,
you will do whatever it takes to be better, to do things. At alam ko, nag-a-ramble na ako dito, pero sa mga naririnig ko, sa mga kapwa-siklista dito, lalong-lalo na yung ano, katabi ko dito kanina, umalis na sila, pumatsak na sila pa uwi. It's just, I would just like to emphasize that everything, we must entrust everything in God's hands. If you believe in God, you would have to entrust everything in His hands. But if you don't, it's fine. As long as you do what you do, as long as you do it, as long as you do something that is for the common good, you're making a difference. Besides, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kung hindi ka naniniwala sa Diyos, at the very least, sinusubukan mong gawin kung ano ang tama with the common good, with the common good in ano, in with the common good as your ano, as your guiding principle. So yun lang naman yung ano, parang pep talk, cycling pep talk ko. And I just hope that makaano tayo, makatagal tayo sa ganitong ano, sa ganitong klaseng ano, pangyayari sa bansa natin, sa buong mundo. And I really hope that we could ano, we could survive. Bago pa ako ano, masunog sa araw dito, I would cut this video. Maganda lang din na ano, na may araw kasi ano, kasi para may lighting din ako, natural lighting. So yun lang naman. Anyway, I have to go home. As you can see, nakaano ako, naka bike ano ko, naka bike gear ako, and I just happened to get to this place. Sarap mag bike shop south dito sa Putatan, Muntinlupa. Actually, biglaan lang din to mga kababayan kasi dapat sana daang hari daang rain na lang ako, pero naisip ko try ko kaya yung reverse Victoria loop. And here I am, kakabukas na sarap mag bike south para sa araw na to. And nakabutan ko pa yung ano, yung isang staff dito na nagano, nagbubukas ng shop. Sir, anong oras kayo ano, nagbubukas? 8 a.m. 8 o'clock? Anong oras na po ba? 8:05. Sakto lang. So, sakto lang pala ang ano, sakto lang pala dating ko dito kasi 8 o'clock ang ano nila, ang ang bukas nila. Wala dito sa Sarian, pero nandito ako sa ano, nandito ako sa shop ng katukayo ko. Kaya okay lang. Masaya na ako. Masaya na ako. As in, kung wala lang, kung di ako nakamaskara, I'm smiling from ear to ear, mga kababayan. Galing din ako sa Wheels on the South sa Tunasan. Pagbaba ko ng ano, ng zigzag sa Victoria. Sarado pa yon. Kaya yun lang, kahit pa paano, parang vlogger's ride din to. Anyway, yun lang naman yung ano, gusto kong i-share sa inyo ngayong araw na to, mga kababayan. So, honestly, medyo nababurnout ako sa mga nangyayari ngayon. At hindi ko ala, at kasama na dun yung ano, yung nawala kami ng internet connection. So, the reason why I have uploaded this, dahil naka-data ako. But, aside from that, that's it. Shoutout kay Sir Ian Howe sa Team Apple at sa sarap mag-bike shop dito sa South kasi naabot ako silang nagbubukas. And yun lang naman. Guess where I'm located. Yes, mga kababayan, nandito ako ngayon sa Tagaytay. Alas dos na rin ako nakarating dito.
So that's around 8 hours after ano. After 8 hours after ano, after getting into ano, 8 hours after leaving the house. So medyo natagalan din ako kasi first time ko lang din, and honestly light packer, naka light pack lang ako ngayon eh, kaya hindi ko alam kung bakit ang ano ko, ang bagal ko pa rin, nakakainis, naiinis ako sa sarili ko, kailangan ko tong rest bakan in the future. Pero hindi ganoon kadali. Kumbaga, hindi naman ako magano, hindi naman ako re-rest back ng sobrang ano, sobrang tagal, or hindi ko naman to re-rest back in the near future. Siguro sa after a few months siguro pwede, pero hindi muna sa ano, hindi muna sa in the next few weeks, in the next few months. Masaya na ako na nakarating ako dito sa Tagaytay. And my brother just messaged me, Kuya, ingat sa ano, ingat sa lusong, and ito lang masasabi ko, pre, mag-ingat talaga ako kasi bike mo yan, hindi yan akin, sayo yan, kaya I would have to take care of myself. Yun lang naman ang sa akin. Anyway, I have to get myself some lunch kasi gutom na ako, lulusong pa ako pa uwi. So just a few tidbits of history of this place. Itong Tagaytay Rotonda, or the whole of Tagaytay in general, was actually a landing spot, an airborne landing spot in 1945 during the battle for the liberation of Manila. So American and maybe Filipino paratroopers landed here in Tagaytay to secure the ano, to secure the high ano, to the high points, para na rin ano, makapag-link up yung mga lumanding sa Nasugbu ng mga American and Filipino units, at para mag-consolidate sila sa push nila papuntang Maynila in order to rat out the Japanese from the city. So yun lang naman yung sa akin. And yeah, it really is a historic place. And of course, because this ridge is actually ano, overlooking Taal Volcano, syempre ito yung first time ko na makita ang Taal na ganyan. Walang ka-green-green, just barren sand and ash and all that. Pero may mga vegetation na rin. But still, it's ano, nakapanibago, kasi the last time I went here in Tagaytay, sobrang ano, sobrang green pa niyan. Tapos nung pumutok, of course, nabahala din ako kasi half Batanggenyo ako, somewhere along the lake shore, along the lake shore is my relatives out there. So yun lang naman. Anyway, kakain na ako, gutom na ako. Hindi ko na alam, baka makalimutan ko pa closing spiel ko, kaya I'll do it now. So with all that said, guess who's here? Neely 360. Yon. Hello, hi mom. Yan. So nakita ko siya nagpi-picture dito. Sabi ko, "Ma'am, ano, kayo yung nagano, yung nag-picture dun sa ano ko, sa kapatid ko on this same bike." Eh kaya lang, sabi niya, sobrang busy na siya sa trabaho, hiniram ko, and yun nga, the rest is history. So yun lang, natuwa lang ako, at parang stamping grounds na yata to ni Ma'am Neely. She's just doing her thing here, nagpipicture, nagpicture ng mga ano. Sige po, ma'am. And ayun, since it's a Saturday, the 2nd of July 2022,
A lot of cyclists are here. So yun lang naman. Subscribe to this channel, ring the notification bell by selecting all, and subscribe na rin kayo kay Ma'am Neely. I will do that as soon as I get home. Yun lang masasabi ko. Nag short ride lang naman ako, mga kababayan, pero the legend is here. Jopring. Jopring the legend is here. Di ba? Anong gamit mong bike ngayon, sir? MTB po. MTB. Oh, etong mamaw ng kay Biang nandito sa Vermosa. Nakakatawa lang kasi. Short ride lang talaga 'to, tapos biglang nandito ang mamaw. Ride lang ako. Short ride eh, galing kang Maragondon, sir. Pero naate. Hanggang naik lang ang napuntahan ko, sir. Naik. Nakanaik na. Eh ano na eh, alas 2 na ng hapon ako nakarating dun eh. Yung susunod. Eh, bala ko sana nung August na ano, makipamiesta sa Maragondon. Saya dun. Diba August 15 ang fiesta dun? Dun ako nun eh. Anyway, ayun. So mga kababayan, alam ko may YouTube channel to si Jopring, subscribe na lang kayo sa kanya. At least dalawa ng Ian ang nano mo, ang nakilala mo dito sa video. Una si Ian Howe at ako naman si Intrepid Ian Riñon. Kaya if you have the time, yun nga, subscribe kayo kay Jopring, subscribe na rin kayo sa akin. Ring din na rin yung notification bell namin pareho. And abangan niyo na lang kung saan siya dadayo. So, with all that, may sabihin ka ba, Sergio? Ayan, ride safe to all bikers. Shout out sa YouTube channel ko, Jopring JP. Ayan, sige. Ayan, shout out na rin kay Sergio Pring kasi hindi ko na malayo na nandito pala siya kasi talagang short ride lang talaga. Wala akong plano talaga kasi gusto ko lang talagang makapag-bike dahil Sabado Linggo na lang din ako nakakapag-bike, mga kababayan. Why do you cycle? Bakit ka nagpa-bike? Nung bata ako, my brother and I started cycling. Magkasabay kami na natuto mag-bike. So basically, the father general has taught us how to bike. So both Riñon brothers are cyclists from the get-go. Kaya lang nagsimula kami sa BMX, yung BMX na bike. And for some reason, natigil 'yon dahil wala kaming pambili ng bike, pang-upgrade. And that little bike has already been sold. So has been discarded into scrap. So hindi na natuloy 'yon. But then again, the pandemic came and for some reason my brother bought this bike. Sa kanya 'yan. Kaya lang, sabi niya sa akin, kuya, kung gusto mo mag-bike, sige, gamitin mo yan, ingatan mo na lang. I really just wanted to be active for some reason dahil nga ayoko naman din na na-stuck ako sa bahay, and what better way of exerting my energies as a suspected neurodivergent is for me to get some cycling experience. So yun nga, why not magbike ako. So yun lang naman, mga kababayan. Another reason why I am cycling is because naghahanap talaga ako ng niche, kumbaga. Ano ba ang niche ko pagdating sa exercise or sa fitness? And I think this is the best for me, cycling. Cycling is the best for me because of two reasons. First, you're having fun while cycling. And secondly, while you're having fun, pumapayat ka. I'm a chill rider, okay? Hindi ako nangangarera. Wala na akong pangarap mangarera. Yun lang naman ang masasabi ko, mga kababayan. So I just wanted to do things just like Jay Katigbak. So shout out kay Sir Jay Katigbak. Kung hindi ako nagkakamali, the day before this, nasa Philinvest yata siya.
And for some reason, I was also with soon-to-be Mrs. Intrepid. Pauwi na rin ako noon by that time. And parang nakita ko yata siya sa daang hari. Sir J, kayo yata yun eh. Nung, ano, nung alas 5 ng hapon, nakasakay ako sa isang van pauwi sa amin. And then, nagbabike kayo. Parang pauwi na yata kayo ng Dasma noon, sir. But either way, sir, shout out sa inyo and I really hope na makita kita either dito sa Vermosa or kung sipagin ako ngayon or sipagin ako in the future eh aahon ako ng Dasma para sa iyo. So yun lang naman. I would now like to pass or I would like to keep this conversation going forward. And in the comment section below, you can comment, why do you cycle? Bakit ka nagbabike? And I would love to read all of your comments regarding that. Let's keep the conversation going. Nandito ako ngayon sa Vermosa. It's almost 6 in the evening and so basically ito yung huling hirit ko sa long weekend, which was spoiled by that stupid typhoon. Or that stupid storm named Paeng, or as I think it's Nalge in the international nomenclature, but still, it would have been a good long ride or a good series of long rides for me and for fellow cyclists. Pero yun nga, naspoiled siya, so yun. Ibig din sabihin nito, marami ding nabulilyaso. Na mga personal plans such as recording some videos dahil nga marami din akong gusto sanang i-tackle dahil nga I just have a lot of time practically kaya lang yun nga wale. And since I also am active in my own parish eh syempre that also comes first. So yung 30 yung 2930 parang paghahanda lang yun sa we're just hunkered down and as much as I would love to make content while I'm doing that nawalan kami ng kuryente, so ayun, nawala kami ka ng ilang kuryente ng ilang oras and basically that was the death knell to whatever plans that I have for this long weekend. Now we're back to tomorrow. A lot of people go back to work and that includes yours truly, and it's such a shame na kailangan kong bumalik sa trabaho. I would love to take a time off as well tomorrow because it's All Souls Day. Kaya lang, the powers that be think it's not really a public holiday to celebrate. So talagang it's just disappointing. Yun lang naman yung masasabi ko din. But it is what it is. And of course, it is very surreal these 2 days of November kasi whether we like it or not, dun din tayo hahantong. So yun lang. But I'll leave you with this thought. Let's not be complacent when it comes to our lives kasi sooner or later we'll dance with the Reaper. So yun lang naman. And it just so happened na dun sa Itaewon, isang suburb ng Seoul, mga 150 na katao ang namatay sa isang stampede for Halloween. So parang la maldita coincidencia. It's just a brutal coincidence na these Koreans or these people have lost their lives during the first few days of Hallowtide. And I call it Hallowtide kasi
some of the Catholics that I know start Hallowtide with the traditional Feast of Christ the King every last Sunday of October, and it ends also with the Feast of Christ the King in the Novus Ordo. So, kumbaga, that, ano, that's basically Hallowtide for all of you, mga kababayan. So, I'm not sure kung naano ko to, kung naririnig niyo yung boses ko at this point, kasi nga, ano eh, naka, ano sa mic, naka, ano dito sa may microphone stuff, yung phone ko, naka-phone lang ako, and I just wanted to basically give you a synopsis of what really happened in these past few days and during the long weekend. And medyo ano nga, medyo bitin, nabibitin din ako. I mean, ano, dapat nga sana ano, dapat nga sana four days straight na ano, na puro ano, puro bike lang or ano, gala, pero hindi eh. Pinagyo. Kasi yung ginamit ko major transportation ko yung buhay. Pag may bike ka, parang kahit saan kaya mo nang pumunta. I'm not in the ano, optimal condition to cycle. Medyo parang ano, nag-migraine yata ako. Everything is stacked against me. It sucks to be ano, to be, should I say, unemployed.